Oke. Dari dini bantu. Magandang umaga po muli. Ito inyong kapatid, si Brother Rudy. Pagpapatuloy po natin yung ating topic na may kinalaman po sa Araw ng Panginoon. Ito po yung Araw ng Sabat. Ngayon, ang pamagat po na ating pag-aaralan ngayon, patuloy, ay muling pagtatayo ng Sabat. Yun po. So, bago po tayo palaot, ay pwede pong pumikit tayo sandali at tayo po ay mananalangin. Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling lumalapit sa iyo at idinadalangin po namin ang aming pong patuloy na pag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy na ipaunawa mo sa bawat isa sa amin ang kahalagahan ng araw ng Sabat na ito na iyong itinakdan sa amin na amin pong tunghayan at pag-aralan upang malubos ang aming kaunawaan sa ipinagkaloob mong araw na ito at ang lahat po na ito inilalapit namin sa iyo, Ama. Basbasan mo po at bigyan mo po ng kaunawaan ang mga nakakapanood at nag-aaral ng iyong mga salita sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Ang pamagat po ng ating topic ay ang pagtatayo muli ng araw ng Sabat. Muling pagtatayo. Ang magsabi na ang ikapitong araw ay hindi ang Sabat ay katulad ng kanyang paglaban sa Diyos. Ang patotoo ng Diyos kaugnay ng Sabat ay isang bahagi ng ikaapat na utos na nagsasabi, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ano ang saloobin ng mga anak ng Diyos sa lahat ng mga utos ng Diyos? Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal na mga tumutupad ng mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Apokalipsis 14:12. Ang mga banal na tinutukoy, ito ay nagpabanal at sagrado na walang batik at walang kapintasan sapagkat ang katagang mga banal ay katulad din ng kataga na nasa ibang bahagi na isinaling banal. Ang teolohiyang popular ay hindi pinasasama at pinag-iingat na ang kautusan ng Diyos at ang kabanalan. Ang marami sa nagbabansag ng kabanalan ay nagtatakwil ng anumang may kaugnayan sa kautusan ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay hindi gayon. Ang talagang banal na sinasabi ng Diyos ay magsisipag-ingat ng kanyang kautusan. So yan po ang sinasabi sa atin dito na ang mga banal na nagsisipag-ingat ng kautusan ng Diyos. Pagkat paano ka magiging banal sa harapan ng Panginoon kung ang kautusan ng Diyos ay hindi mo pinahahalagahan sa iyong sarili? Kaya kailangan po ang katagang banal o ang tatak natin na birang banal o magnagpapakabanal ay isa pong bagay na kung tinawag kang banal ng Diyos ay automatic po yun na nasusunod mo o nasa sa iyo ang kautusan ng Diyos. Hindi mo nalalabag ang kanyang kautusan sapagkat ang mga banal ay hindi gumagawa ng labag sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat ang marami ngayon ay hindi nag-iingat ng Sabat ng Biblia, maaasahan ba natin ito ay muling maibabalik? O yun po ang sinasabi rito na muling pagtatayo ng Sabat na yung pong mga karamihan po sa atin ay hindi na nangingili ng araw po ng Panginoon. Ito yung po ay ang ikapitong araw. Sapagkat sinabi ko nga po sa inyo na
dalawang dahilan lang ang dahilan kung bakit hindi nakakatupad ng utos ng Panginoon o nakakapangili sa araw ng Sabat. Una po ay hindi nila alam na yun ang araw ng Panginoon. At ang ikalawa pong dahilan ay ayaw nilang sundin. Kaya yan po ang dahilan. Kaya kapag inyong iurong ang inyong paa dahil sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw at iyong tinawag ang Sabat bilang isang kasiyahan at marangal na banal sa araw ng Panginoon, at ito'y iyong pinarangalan na hindi ka lalakad ng iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan at magsasalita ng iyong sariling salita kung gayoy malulugod sa Panginoon at pasasakayin kaniya sa mga mataas na dako ng lupa sa at pakakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama sapagkat sinabi ng bibig ng Panginoon. Masusumpungan po yung talatang yun sa Isaiah 58, talatang 13 at 14. So, ibig pong sabihin, mga kapatid, ay kung iyong iuurong ang iyong mga paa sa paggawa ng iyong mga gawain pang araw-araw, ano, yun po ibig sabihin nun, hindi ka lalakad sa iyong lakad, yung po ibig sabihin na kung araw po ng Sabat ay puro sa Panginoon ang iyong ginagawa at ni sinasabi rin po dito ni magsalita o magkwentuhan kayo para sa inyong sarili ay ipinagbabawal po ng Panginoon, no? Sapagkat ang sabi po roon ay puro pagpupuri sa Panginoon sapagkat to ay araw ng Sabat o gawain ng Panginoon ang ating ginagawa sa araw ng Sabat, ang pangangaral o ang pagsasalita, ang pagtuturo sa araw ng Sabat, yun po ay gawain sa Panginoon. At yun po, hindi po yung kung tayo po ay nasa sa harapan ng ating Panginoon sa araw ng Sabat, ay nagkukwentuhan tayo ng sarili nating kwento, na sarili nating karanasan, sa lipas na isang linggo, kwentuhan lang tayo ng kwentuhan, ay hindi po marapat na gawin po yon. Sabi nga rito, ay hindi kayo magsasalita ng anumang sarili ninyong pananalita, kundi puro sa Panginoon sa araw po ng Sabat. Yun po sinasabi sa Isaiah 58:13 hanggang 14. Ano po? Kung paanong noong unang panahon, tinawagan ng Diyos ang kanyang bayan na muling itayo ang niyurakang Sabat sa tumpak na lugar nito. Gayon din, nananawagan siya upang muling ibalik ito at nang muling pagbabalik ng lahat ng mga utos na niyurakan. Basahin po ang Apokalipsis 14, talatang 6, 7, 12 at 14. Yun po sa Apokalipsis. Ano po? Kaya po, patuloy po tayong pag-aaralan ng araw ng Sabat. Sa pamamagitan nino, muling maibabalik ang Sabat. At paano? Yan po ang tanong na sasagutin natin. Ang Sabat ay muling maibabalik ng nagsisipag-ingat nito. Sila ay tatawaging ang tagumpay, ang tagapaghusay ng sira, ang tagapagsauli ng mga landas na matatahanan. Kung kaaway ay sumasalakay sa mga bayang nakukutaan noong unang panahon, sinisikap nilang makagawa ng isang sira sa mga kuta. Kung magkagayon, ang labanan ay magngangalit at sa paligid ng dakong yon. Kaya nga po, ang sabi roon ay sino ang pinararangalan ng Diyos na sumira ng kanyang utos? Anong unang
kapanahunan. Ang sabi rito, ang kanyang mga pari ay nagsisigawa ng karahasan sa aking mga aral at nilalapastangan ng aking mga banal na bagay. Hindi nila binigyan ng pagkakaiba ang banal at ang karaniwan o kanila mang itinuro ang kaibahan ng marumi at malinis at kanilang pinawalang halaga ang aking mga sabat. Kaya't ako'y nalapastangan sa gitna nila. Yun po ay masusumpungan sa Ezekiel 22, talatang 26. Kung titingnan po natin, ay mismong mga naglilingkod sa templo o sa sinagoga ang mga lumapastangan at ito ay ang tinatawag nila rito, sabi rito, ay ang mga pari. No, ibig sabihin, pag ikaw ay pari, nandun ka po sa loob ng iglesia. Ano po? At sila po ay hindi nagbibigay ng pagkakaiba sa marumi at sa malinis. Gayong maliwanag po na binabanggit natin, Panginoon, sa Levitico na ito lang ang mga bagay na inyong kakanin, ito lang ang mga bagay na inyong iinumin, at ito lang ang mga bagay na inyong tatangkilikin. Kaya nga, ang kanya pong utos ay nalalapastangan ng mga nagsisipaglingkod sa templo. Bilang karagdagan sa pagiging hindi tapat, sinalangsang ang utos ng Diyos at nagkukubli ang kanilang mga mata sa Sabat. Higit pa rito, ang nagawa ng mga saserdote. Basahin ang Ezekiel 22:28. Pinararatangan ng Diyos ang ministeryo noong unang panahon sa pagsasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, dangan hindi sinalita ng Panginoon. Ito ay mga may kinalaman sa Sabat sapagkat ito ay isa sa mga bagay na nilapastangan nila, hindi nila sinalang-alang. Sa kasamaang palad ay may mga Kristiyanong ministro ngayon na nagpipikit ng kanilang mga mata mula sa tunay na Sabat ng Diyos. Katulad ng mga saserdote ng Israel, ang saloobin ng Diyos na muling magamit ito ng pagiging leader ay hindi pa nababago. Basahin ang Mateo 15:8 talatang 9. So, ibig po sabihin dito mga kapatid, marami tayong mga tagapaglingkod sa loob ng templo na sila mismo ay hindi nila isinasaalang-alang ang araw ng Sabat. Marami po ay hindi nangingilin ng araw ng Sabat. Nagpipikit mata kahit alam na nila ang katotohanan, ay pikit mata nilang ginagawa ang hindi nararapat sapagkat sila ay tumitingin sa material na bagay, hindi sa espiritual na bagay ng ating Panginoon. Kaya, ano ang hinahanap ng Diyos na gawin ng isang tao? Ang sabi rito, ako'y humahanap ng lalaki sa gitna nila na gagawa ng pader at makakatayo sa sira sa harapan ko para sa lupain upang huwag kong wasakin, ngunit wala kong matagpuan. Ezekiel 20, talatang 30. Yun po ang mababasa natin doon. Ang katagang gap o puwang na ginamit dito ay teret sa wikang Hebreo. At sa Isaiah 58:12, iyon ay isinaling sira. Tinutukoy sa Isaiah na ang mga tapat ay tagapaghusay ng sira. Si Ezekiel ay naghahanap ng isa na makapagkukumpuni ng sira ngunit wala siyang masumpungan. Lalo na po kapag ang hinahanap at ang bubuuin ay yung pong mga pagsuway na ginagawa ng mga namumuno sa templo ng ating Panginoon. Mahirap po talaga makasumpong
ng magtatayo ng sirang bagay o ng magtutuwid ng kanilang mga gawang hindi mabuti. Kasi po, marami ngayon ang tumitingin sa material na bagay. Ano po? Noong unang kapanahunan ng mga tao ay dapat sanang naghuhusay ng sira na ginawa sa kuta ng Panginoon ng kanyang banal na kautusan. Ano ang kanilang ginagawa? Ang sabi rito, sapagkat sa katotohanan, sapagkat kanilang iniligaw ang aking bayan at sinabi kapayapaan, ngunit walang kapayapaan. At sapagkat nang ang bayan ay magtatayo ng kuta rito, tinapalan ito ng apog. Ezekiel 13 talatang 10. Yun po ang nakasulat doon. Sa halip na tawagin ng Israel upang magsipagsisi sa kanilang mga kasalanan at upang magsisunod sa kalooban ng Diyos gaya ng sinasabi ng 10 utos, ang mga saserdote noong una kapanahunan ay nagkutang upang husayin ang puwang o ang mga sira sa depensang pangmoralidad ng bansa. Sa halip, ang kaguluhan ay nagmungkahi ng ibang kalutasan sa mga suliranin ng Israel at papuri sila at pinag-ayunan na parang tumpak ang mga bulaang propeta at ang mga leader ng relihiyon. Yun ay tulad na nagtatayo ng mahinang kuta. Sabi ni Ezekiel, at pinagtakpan iyon ng mga propeta upang magsiayon na mabuti o mag-anyong mabuti. Gayon din kalagayan ang nasa sa paligid natin ngayon. Sa halip na tawagin ang mga tao upang magsisi at sumunod sa utos ng Diyos, ang maling aral ang ipinagpapauna ng mga ministrong Kristiyano ay pinagtatakpan ang mga iyon sa pamamagitan ng kanilang pagsang-ayon. Walang ganyang pagtatakip ang makapananatili sa salit-saling lahi na ginawa ng tao. At ang mga aral bilang isang kapalit ng alin sa bahagi ng kautusan ng Diyos. Ang Diyos ay naninibugho para sa kanyang sabat. Kung ano ang dumating sa unang panahong pagsisikap mula sa na palitan ng katotohanan ng Diyos ay sasapitin din ng lahat na nagsisikap na makabago o mabago. Ezekiel 12:11-16, yun po ang sinasabi roon na ang tao po ay sa halip na ang katuwiran at ang tunay na katuruan ng ating Panginoon ay inililihis ang mga mananampalataya sa tamang turo na itinuturo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita na masusumpungan natin sa mga aklat ng Biblia. Kaya nga po, napakarami sa ngayon, sa kapanahunan natin ngayon, ang mga nagtuturo ng mga bagay na lihis sa katuruan ng ating Panginoon. Kaya nga po, patuloy tayong nag-aaral, patuloy tayong nananaliksik. Kaya tayo po ay patuloy na magbukas ng ating Biblia upang ang katotohanan ay makita natin sapagkat sinasabi po roon sa Mateo 5:39, saliksikin natin ang mga kasulatan upang makita natin ang katotohanan. Kaya nga po, tayo ay patuloy na nag-aaral ng kanyang mga salita upang malaman ang tunay na katotohanan na nailigaw ng mga huwad na mangangaral sapagkat simula nang umakyat doon sa langit ang ating Panginoon
ay lumitaw na ang mga huwad na mangangaral, ang mga huwad na propeta, at ipinangaral po ang mga bagay na hindi nadadapat. Kaya nga po, marami ngayon ang nalilito kung alin po ang tunay na iglesia ng ating Panginoon. At ito pong Sabat na ating pong pinag-aaralan, ito po ay isang palatandaan sa bayan ng Diyos na kung ikaw po ay nangingili ng araw ng Sabat, ay meron ka pong tatak ng Panginoon. Kaya nga po, patuloy nating alamin. At sabi rito, sa katapusan, iniisip ng iba kung maaari kayang sumunod sa utos ng Diyos. Basahin muli ang Apokalipsis 14:12. Binabanggit ni Juan ang apat na likas ng bayan ng Diyos. Una, mayroon siyang pagtitiyaga. Ang kahulugan yon ay nagtitiis siya at matatag sa kanyang pananampalataya. Ikalawa, siya ay banal at nagpapabanal pa na ang kahulugan niyon ay isang nagpapakasanto siya o isang santo. Ikatlo, sinusunod nila ang buong sampung utos. Ikapat, may pananampalataya sila ni Jesus. Lahat bang Kristiyano ay may pananampalataya kay Kristo? Maliwanag na hindi, sapagkat sinabi ni Jesus, "Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi nyo ginagawa ang sinasabi ko?" Lucas 6:46. Ang pananampalataya at pagsunod sa kailan may hindi dapat paghiwalayin. So yan po ang ating pong pag-aaral, at ang susunod po ay ang tanda ng pagtalikod. Ang pagtalikod po ay ang panghuling pakikipagpunyagi sa tunggalian ni Kristo at ni Satanas ay mabilis na dumarating. Sinabi ng Biblia, kahabag-habag ang lupa at dagat, sapagkat ang Diablo ay bumaba sa inyo na may malaking puot. Palibhasay, alam niya na maikli na lamang ang kanyang panahon. Apokalipsis 12:12. Ngayon po, sinasabi ron, ano ang saloobin ng Diablo sa mga anak ng Diyos sa huling salin ng lahi? Ang sabi roon sa Apokalipsis 12:17, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae. Ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Jesus. So yun po ay nakalagay at mababasa natin sa Apokalipsis 12:17. Ang dragon ay kumakatawan sa Diablo. Ang babae ay ang iglesia ng Diyos. At ang nalabi sa binhi ng babae ay ang huling dulo ng iglesia. Ang nalabi ay nakikilala sa pamamagitan ng dalawang likas. Ang mga ito ay ang nagsisipag-ingat ng kautusan, at mayroon silang patotoo ni Jesus na pinakahulugan ang espiritu ng hula. Apokalipsis 19:10. Ang tatak ng Diyos, ang kanyang tanda o palatandaan ng kapangyarihan. Sa Exodo 31:13, binabanggit mo dito, sabihin mo sa mga anak ng Israel, iyong ipapangili ng aking mga Sabat, sapagkat ito'y isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga salit-saling lahi, upang inyong makilala na ako ang Panginoon ang nagpapabanal sa inyo. So yun po nasa nakasulat doon sa Exodo 31:13. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at sa kanila, upang kanilang maalaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanya. Ezekiel 20:12. So dito ibig ko sabihin,
Maliwanag po sa mga talatang ito na makikita natin na ang araw po ng Sabat, yun po ang tatak ng ating Panginoon sa kanyang bayan. Kaya po, nais ng Panginoon na ang tatak na ito ay ipagkaloob sa atin. At yun po naman ay sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ating Panginoon, sa pamamagitan po ng ating pagiging masunurin at pagsunod sa kanyang kalooban. Inyong ingatang banal ang aking mga Sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo upang inyong maalaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ha? Ezekiel 20, talatang 20, yun po nakasulat doon. Paanong hinulaan ng Biblia ang malaking panghuhuwad na babangon sa Kristyanismo? Ang sabi po rito, ito ang pinagpapaunang hinulaan sa pamamagitan ng paggamit ng maraming mga pangalan. Ito'y tumutukoy sa Antikristo, 1 Juan 4:3. Ang taong makasalanan, 2 Thessalonica 2:3, ang pagkataliwakas, 2 Thessalonica 2:3, at ang anak ng kapahamakan, 2 Thessalonica 2:3. So, yung isa po lang nakasulat doon sa talata pong iyon, puro doon po. Ang hiwaga ng kasamaan ay nasa 2 Thessalonica 2:7. Siya ang sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba, at hiwaga dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa, Apokalipsis 17:5. So, sangayon sa hula, sa pamamagitan nino gagawa ang Diablo upang magkaroon ng kawalang katapatan sa Diyos at sa kanyang kautusan. Ang sabi po rito, siya ay magsasalita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal na ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan, at sila ay ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Daniel 7:25. Sa mga hula ni Daniel, inilalarawan doon ang pagbangon ng apat na pansanlibutang kaharian, ang Babylonia, Medo-Persia, Gracia at Roma. Ang Roma sa wakas ay nababahagi sa 10 kaharian ng dakong huli, isa pang kaharian ang bumangon sa kalagitnaan ng 10 sa pamamagitan ng pagbaksak ng 3 kaharian. Daniel 7:24. Ano ang ilan sa mga likas nitong tumalikod na kapangyarihan? Tulad ng isang tao, mga mata na gaya mga mata ng tao, Daniel 7:8. Isang bibig na nagsasalita ng mga kapalaluan, Daniel 7:8. Apokalipsis 3:5. Ang taong makasalanan, 2 Thessalonica 2:3. Laban sa katotohanan, ito ay magwawaksi ng katotohanan, Daniel 8:12. Ito ay lalakas kung magkaroon na ng isang pagtaliwakas sa katotohanan sa iglesia, 2 Thessalonica 2:3. Laban sa Diyos at kay Kristo, at siya'y magsasalita laban sa kataas-taasan, Daniel 2:25. Nagpapalalo pa ito laban sa pinuno ng mga hukbo o kay Kristo, Daniel 8:11. Siya'y patatayo rin laban sa pinuno ng mga pinuno o kay Kristo, 8:25 ng Daniel. Sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng
tinawag ng Diyos. 2 Thessalonica 2:4, siya ay nagsasabi at nagsasalita ng mga kalapastanganan sa Diyos at sa kanyang pangalan, Apokalipsis 3:6. Laban sa pamamagitan ni Kristo doon sa santuario sa langit. Aalisin niya ang palaging handog o ang patuloy na paglilingkod ni Kristo sa santuario, Daniel 8:11. Siya'y mauupo sa templo ng Diyos at siya'y nagtatanyag ng kanyang sarili na tulad sa Diyos. 2 Thessalonica 2:4. Siya'y mamumusong sa tabernakulo ng Diyos. Apokalipsis 3:6. Laban sa kautusan ng Diyos, kanyang iisiping baguhin ng panahon at ang kautusan, Daniel 7:25. Ang hiwaga ng kasamaan, 2 Thessalonica 2:7. Isang nang-uusig na kapangyarihan. Ang sabi rito, siya ay gagawa ng pakikipagbaka sa mga banal. Uusigin sila sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon o tatlo sa at kalahating taon. Sa Biblia, ang isang panahon ay isang taon na binubuo ng 360 days at ang tatlo sa kalahating panahon ay nagiging 1,216 mga araw. Daniel 7:21-25. Bilang isang bunga ng pagtaliwakas mula sa katotohanan ayon sa hinulaan ni Pablo sa 2 Thessalonica 2:3, anong dalawang mahalagang bagay ang naganap noong ikalawang daang taon? Una, ang iglesia ay nagpapasimulang makalimot sa ebanghelyo. Ikalawa, ang iglesia ay nagpapasimulang tumalikod sa Sabat. So, yun po ang mga dalawang kautusan na nalilimutan. Pansinin natin mga kapatid, kaugnay ng ebanghelyo, may tatlong kalakaran ang bumangon. Una, ang mga gawaing karapat dapat ay pinasisimulan, ipinahayag sa epistola ni Barnabas na sinulat noong 180 ay nababasa ang pangungusap na ito. Sa pamamagitan ng iyong mga kamay, ikaw ay magpaparangal para sa katubusan ng iyong mga kasalanan. Kabanatang 19, ikalawa, ang biyaya ng Diyos ay pinasimulang iugnay sa gawain ng banal na Espiritu sa halip na kay Jesus Kristo. Katapos-tapusan, ang biyaya ay isinama sa iglesia. Ipinagngangatwiran nila na sapagkat ang iglesia ang templo ng Espiritu Santo ay sapagkat ang biyaya ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang biyaya ay sumasa kanya at kasang-ayon ng pangangatwirang ito sa si Ignatius ay sumulat noong pasimula ng ikalawang daang taon. Sa banal na nagsisipag sisi, ang Panginoon ay nagkakaloob ng kapatawaran kung sila ay magbabago sa pagsisisi hanggang sa makipagkaisa sa Diyos at makipagkomunyon sa obispo.
So, yun po ang nakalagay doon. So, tayo po ay nakikipag-communion sa obispo. Yun po binabanggit na mga kalikuan na ginagawa. Ano po? Kaya nga po, tungkol sa Sabat ng Diyos, ang dalawang ito ay niyurakan sa lupa na unti-unti. Ganito ang sinulat ni Justin Martyr noong 155 AD. Sa araw na tinatawag na Linggo, lahat na naninirahan sa mga lungsod o sa mga lalawigan ay nakasumpong ng magkakasama sa isang dako, at ang mga alaala tungkol sa mga apostol o sa mga sinulat ng mga propeta ay binabasa. Linggo ang araw na tayong lahat ay magdaraos ng karaniwang pagpupulong, sapagkat ito ang unang araw na dito ang Diyos, sapagkat ginawa ang pagbabago sa kadiliman at bagay ay niyari ng sanlibutan. At si Jesus na ating tagapagligtas ay nabuhay na maguli sa araw ding yon. So yun po ang pinangahawakan nila, na ang araw po ng Linggo, doon sa araw na yun nabuhay ang ating Panginoon. Kaya doon sa araw po ng Linggo, inilipat po ang araw ng ikapito sa unang araw. Linggo po ang ginagamit nilang pangilin, sapagkat yun ang kanilang dahilan na ang araw ng Linggo ay dapat na ipangilin, pero wala pong basbas ng Panginoon. Wala pong ibang araw na binasbasan at pinabanal ang ating Panginoon, kundi ang ikapitong araw. At yun po ay ang tinatawag nating Sabado o Sabat. Kaya nga po, natapat sa araw, ang pangalan ng araw ay Sabado. Kaya hindi po ibig sabihin ng Sabat ay Sabado, kundi natapat lang po sa ang pangalan ng Sabado o ikapitong araw po ay pangalay Sabado, kaya naging Sabado. Ano po? Kaya yun po ang maliwanag na binabanggit na kanilang pagsalangsang sa kautusan ng ating Panginoon. Paano pinahalagahan ang Linggo sa lugar ng Sabat ng Biblia? Yan. Paano pinahalagahan ang Linggo sa lugar ng Sabat? Tingnan po natin sa Biblia. Ang unang natalang pangangahas na makamkam ang kapangyarihan sa ibabaw ng ibang iglesia ay noong 195 AD, nang ang isang lalaki sa pangalang Victor ay tiniwalag ang isang pulutong ng kanyang 1,000 mga Kristiyano na sa Asia Minor na nagtuturo na ang Pasko ay dapat na ipangilin ayon sa kalendaryo ng Hudyo. Ngunit iniisip ni Victor na ang pagdiriwang ay dapat na idaos kung linggo lamang. Si Tarulian, isang tinatawag na Kristiyano, sa pagsimula na 300 taon ay nangaral na ang Linggo ay dapat na maging isang araw ng kahit mahaging pamamahinga, no? Ang unang pambayang batas ukol sa Linggo ay pinairal noong 321 AD. ni emperador Constantino. Ano ang udyok ni Constantino na gawin ang unang batas ukol sa Linggo? Si Willy Rogdorp, isang Swissang mananalaysay na ng iglesia, ay nagbibigay ng sumusunod na pagtaya tungkol kay Constantino. Tingnan po natin.
Tulad na nakararami ang kanyang mga panahon at gayon din lalo na sa kanyang mga hinalinhan sa trono ng kaharian si Constantino ay malaki ang pagkaliglig, pagkahilig sa pagsamba sa araw. Nabanggit na natin na ang kulto ni Mithras noong panahon, yon ay malaganap, lalo na ang mga sundalo at ang mga hari ng pinakamataas nilang commander noon. Dahil dito, maaaring ipahayag ni Constantino ang batas upang gawin ang Linggo ay isang sapilitang araw ng pamamahinga upang mabuklod ang mga kaharian sa ilalim ng relihiyon. Araw ng pagsisimba, alam ni Constantino ang tungkol sa araw ng pagsamba ng Kristiyano at maaaring sa paraan ng mga hakbanging ito, hinangad niya na makuha para sa kanyang sarili ang tangkilik ng minoryang Kristiyano na dumadami na at binigyan niya ito ng kalayaan sa pananampalataya. Yun po ay makikita natin sa babasahin ng mga babasahin ang pamagat po ng babasahin ay Sunday, page 163 hanggang 164. Makikita po natin doon yung binabanggit natin dito. Kailan naging makapangyarihan ang maliit na sungay at gaano katagal ito nagpatuloy? Samantalang ang kanluraning kaharian sa Roma ay nagpasimulang humina ang obispo sa Roma. Ang humalili sa pangulo, gayunman ito ay hindi lubos na isagawa hanggang sa ang mga sa ang Heruli o ang Ostrogoth at ang mga Vandals ay nangabunot. Ang mga kapangyarihang ito ay wakas na nagpaalis noong 538. Nang magkagayon, ayon sa sabi ng hula, ang sistemang ito ng paghahari ng sanlibutan sa loob ng 1260 na taon, ito ay natapos noong 1798. Paano tinukoy ni Juan sa Apokalipsis ang pagkawala ng kapangyarihang ito? Ang isa sa mga ulo nito ay parang pinatay, Apokalipsis 3:3. Magkaroon pa kaya ng isang panunumbalik ng kapangyarihang ito? Ang sabi rito sa Apokalipsis 13:3, ngunit ang sugat nito ay na ikamamatay ay gumaling at ang buong lupa ay namamanghang sumunod sa halimaw. So yun po yung nakasulat sa hula sa Apokalipsis 13:3. Ang panunumbalik ng kapangyarihang ito ay pinaliwanag na mabuti sa Apokalipsis 17. Ito ay isa sa gawa ng isang dakilang pambuong sanlibutang magkakalakip na mga kapangyarihan na sinasagisaga ng 10 sungay na may isang kaisipan at ibinigay nila ang kanilang kapangyarihan sa kapangyarihan ng at kapamahalaan ng hayop. Apokalipsis 17:12-13. Anong kapangyarihan na magkakaroon ng kinalaman sa pagpapasamba ng tao sa hayop na naglalagay ng isang larawan sa hayop at itinatanggap ng tao ang tanda ng hayop?
At nakita ko ang isa pang halimaw na umaahon sa lupa at ito ay may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero at siya ay magsasalita na parang dragon. Kanyang ginagamit ang buong kapangyarihan ng unang halimaw na nasa kanyang paningin at pinasasamba niya ang lupa at ang mga naninirahan dito sa unang halimaw na ang sugat na ikamamatay ay gumaling na. Apokalipsis 13, talatang 11 at 12. Basahin din po ang Apokalipsis 13, 14 hanggang 18. Ang ikalawang hayop sa Apokalipsis 13 ay isang hula tungkol sa pagbango ng isang kapangyarihang katulad ng kordero na lilitaw sa taong 1798. Ang Estados Unidos ay bumango noon magtatapos na ang taong 1700. Yon ay parang kordero na nakasalig sa dalawang dakilang simulain ng kanyang pambayan at pangrelihiyon. Ngayon, ano po? Paano maitatayo ang isang larawan ng hayop sa Estados Unidos? Ito ay isa sa gawa ng mga kaaway ng sa kalayaan sa Amerika. Ang hayop na tinutukoy ay ang magkalakip na kapangyarihan ng relihiyon at politika na binanggit sa Apokalipsis 13, 1 hanggang 10. Ano ang larawang ito? Ito ay isang pagkakabuklod ng iglesia at ng pamahalaan ng iglesia ng ang nangingibabaw. Ang hulang ito ay nagsasabi na darating ang araw na ang makarelihiyong elemento sa bansa ay uudyukan ang pamahalaan na magpairal ng mga dogmang ayon sa relihiyon. Katulad ng ginawa ng iglesia at ng pamahalaan noong panahon ng Middle Ages. Kung ang pamamaraan ay magpapatupad ng batas ng reliyon sa ilalim ng kaparusahan ay nagsasalita ito ng gaya ng isang dragon, isang kapangyarihang ng uusig. Ano ang tanda ng hayop na sisikapin ng mga kaaway ng kalayaan na maipatupad lahat? So tingnan po natin. Ito ang isang bagay na pag-aari ng kapangyarihan tinutukoy sa Apokalipsis 13:1 hanggang 10. Ang tao na tumatanggap ng tanda ng hayop ay tatandaan bilang isang mananamba sa kapangyarihang iyan. Ang tanda ng hayop ay mga gawain sa pamamagitan ng kapangyarihang ito ay nakikilala. Ano ang pagkakaiba ng sumasamba sa Diyos at ang sumasamba sa hayop? Tingnan po natin yung pagkakaiba. Basahin po ang Apokalipsis 14:9 hanggang 12. Ang pagsamba sa Diyos ay nag-iingat ng buong kautusan. Mailan sa nasumang-ayon sa Dekalogo, liban na lamang na isang mahalagang bahagi ang Sabat. So, yun po ang pagsamba sa tunay na Diyos ay nag-iingat po ng araw ng Sabat. Ano ang tanda ng kapangyarihan ng pamamalakad na ito? Ang mga reformador noong ika-16 na daang taon ay nag-aangkin na naninindigan sa Biblia, gayunman ay patuloy silang sumasamba kung araw ng Linggo. Kaya ang iglesia ay tinawag na konsilyo sa tren na ang nagpupulong sa loob ng 18 taon pasimula noong Marso
1545. Ang suliranin na lulutasin ay ang tradisyon ba ng iglesia ay maaaring matagumpay na may pagtanggol laban sa makapangyarihang pagsaksi ng reformasyon na naninindigan para sa Biblia lamang? Yon ay isang suliranin tungkol sa kapangyarihang ito ay pinagtalunan sa loob ng maraming taon. Sa wakas, isang talumpati ng orsobispo ng Regio ang bumaliktad ng pangyayari na kasang-ayon sa tradisyon. Pansinin ang kanyang mga sinabi. Ganyan ang kalagayan ng mga erehe sa kapanahunang ito na wala silang tinangahawakang higit pa riyan sa ilalim ng pagkukunwaring salita ng Diyos. Naibagsak nila ang kapangyarihan ng iglesia na wari bagang ang iglesia ang kanyang katawan ay maaaring kalabanin ng salita ni Kristo o ang ulo ng katawan. Sa katumbalikan, ang kapangyarihan ng iglesia kung gayon ay napakaliwanag na inilalarawan ng kasulatan sapagkat bagaman ang sa kabilang dako ay ipinapayo ang mga iyon. Sinasabing ang mga iyon ay banal, iniaalok ang mga iyon sa atin upang basahin sa mga bagay na nakapag-aalinlangan ay pinaliliwanag ang mga iyon na may katapatan at sinusumbatan ang anumang kasalungat na mga iyon sa kanilang sa kabilang dako. Sa kabilang dako ang legal na mga alituntunin na nasa kasulatan na itinuro ng Panginoon ay ipinatigil na ayon sa kapangyarihan ding yon. Ang Sabat, ang pinaka mahaluwalhating araw na utos ay binago na sa araw ng Panginoon. Ang mga ito ay ang ibang mga bagay na katulad nito at hindi na itinigil batay sa aral ni Kristo sapagkat sinabi niya na sila ay naparito upang tuparin ang utos at hindi upang sirain. Ngunit ang mga ito ay binago na ayon sa kapangyarihan ng iglesia. Tunay na kung siya ay aalis, sino ang maglalagay ng katotohanan at lituhin ang katigasan ng ulo ng mga erehe? Si Dr. H.J. Hutchman, isang aklat na Canon and Tradition, pahina 263, ay bumubuod ang talumpating ito na nagsasabi, sa wakas, sa huling pagpapasimula noong ikalabing walong ng Enero 1562, ang lahat ng pag-aatubili ay naitabi. Ang orsobispo ng Regio ay gumawa ng isang talumpati doon sa natahasan niyang ipinahayag na ang tradisyon ay nakatayong nangingibabaw sa kasulatan. Ang kapangyarihan ng iglesia kung gayon ay hindi maaaring isama sa kapangyarihan ng kasulatan sapagkat binago na ng iglesia. Ang Sabat sa Linggo, hindi dahil sa utos ni Kristo kundi dahil
sa sarili nitong kapangyarihan. Ngayon po ay wala na tayong o wala na ako sa sanlibutan, ang sabi roon. Subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan at ako ay paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa na gaya naman natin na iisa. Ibinigay ko sa kanila ang iyong mga salita at napuot sa kanila ang sanlibutan. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Matutunghayan po natin nyo sa Juan 17, talatang 11 hanggang 17. Ang suliraning ito tungkol sa Sabat ay lubhang mahalaga. Gayon may lalo itong magiging malaki ang kahalagahan. Ito ay magiging mahigpit na subukan ng katapatan sa Diyos, sa katotohanan at sa Biblia. Ang kapasiyahan ay nasa sa iyo. Si Juan ay nagkakaroon ng karapatan na magkaroon ng isang sulyap sa bayan ng Diyos bago si Jesus magbalik sa kanyang sinabi. Narito ang panawagan para sa mga nagtitiis na mga banal na mga tumutupad ng mga utos ng Diyos at may humahamak ng matatag na pananampalataya ni Jesus 14:12 ng Apokalipsis. Kung sumuwesa sa narito, ano kaya ang kanyang gagawin? Basahin sa Hebreo 11:25-27. Ngayon. Ano kaya ang gagawin ni Elias? Basahin ang Una Hari 18:21. Ano kaya ang sasabihin ni Solomon? Batid natin kung sino si Haring Solomon. Ayun po ay basahin natin sa Kawikaan 28:9. Ano kaya ang sasabihin ni Jesus at gagawin? Basahin po sa Juan 15:10 at chapter 8 verse 29. Chapter 13 verse 15, Mateo chapter 16 at verse 25. Ano kaya ang sasabihin ni Pablo? Ano kaya ang sasabihin ni Pedro? Ano kaya ang sasabihin ni Juan kung sila po ay naririto? Tunghayan po natin ang Roma 6:16, Gawa 4:19 at 5:29, Apokalipsis 22:14. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Yan po sinasabi rito. Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit, sa ganang akin at ang aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Josue 24:15. Ano po? Kaya nga po, ang panahon kaya ay naligaw na. Kasi po, sa ating pong pinag-aralan, ay ang panahon ay parang taliwas sa mga pangyayari na nagaganap. No? Sa Biblia, na itinuturo ng Biblia, ay parang taliwas sapagkat mayroong kapangyarihan na nagpapahiwalay sa katotohanan. At ito po, kaya nga sabi sa atin dito, ay ang panahon kaya ay naliligaw na. Bakit nagkakaganito ang ating kapanahunan? Bakit nagkakaroon ng pagbabago? Bakit nagkakaroon ng pag-aalinlangan ang ating mga kapatid sa pananampalataya? At iba't iba ang kanilang mga paniniwala. Ito po, kaya ang sabi sa atin, ang tanong po dito ay, ang panahon kaya ay naliligaw na? At kung sa ano-ano lang ang nangyayari sa buhay ng mga Kristiyanong mananampalataya. Tingnan po natin. Maraming beses ang mga nababahala sa pangingili ng Sabat ng Biblia ay nagnanais na malaman kung maaari nating masabi kung saan na tayo ngayon sa agos ng panahon.
Ang tanging paraan upang mapatunayan kung ang panahon ay naliligaw na ay ang alamin kung kailan at kung saan iyon naligaw at sa gayon ay masusumpungan natin iyon. So, kailangan po natin pag-aralan. Paano po naligaw ang panahon? Bakit po nagkaganito ang panahon natin? Dahil po sa mga pag-aaralan natin, I think ganito po. Basahin po ang Exodo 16, talatang 1 hanggang 36. Basahin po yon. Tandaan po, isulat po ninyo. Kung kayo po ay mayroong panulat, ay isulat po ninyong talata. Exodo 16, 1 hanggang 36. Sa loob ng isang panahong binuo ng 40 taon o 2080 na sanlinggo ng Diyos, ay ginawa ang 4 na milagro sa bawat linggo na doon ay itinuturo niya at nilagyan ng maliwanag na tanda ng 7th araw ng Sabat. Una, ang mana. Alam po niyo yung mana. Yung mana ay ibinubuhos po pagkain doon sa mga Israelite na hinango ni Moises sa pagkaalipin at yun po ang naging pagkain nila sa loob ng 40 taon. Na yung pong pagkain na yun ay nagmumula doon sa langit. Ang sabi roon, umuulan sa bawat unang 5 araw ng sanlinggo. Ikalawa, anong anumang bahaging itinatabi ng mahigit sa isang araw ay nasisira at pagkatapos sa 6 na araw ay 2 beses ang dami ng pag-ulan. Ikatlo, ang hindi naubos na bahagi na itinabi hanggang sa 7th araw ay hindi napapanis. Noong 4, noong 7th araw o Sabat, walang mana na nahuhulog mula sa langit. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag ikaw po ay pumulot ng labis sa iyong pangangailangan, yung labis po na yon ay hindi mo mapapakinabangan dahil masisira po yon. Sa maghapon, hindi po mapapakinabangan yung labis na iyong pinulot nung panahong yon. Subalit, pag ikaw ay namulot ng Biyernes, at dublihin mo ang iyong kukunin para sa araw ng Sabat. Tingnan po natin, oh. Hindi nasisira hanggang sa kinabukasang araw ng Sabat hanggang hapon. Samantalang yung labis na iyong pinulot na naghahangad ka ng marami pero labis sa pangangailangan mo ay pag itinago mo para meron ka na ititira ay nasisira po yun. Pero pag araw po ng Biyernes, marami ang pinakukuha sa iyo para sa kinabukasang Sabado, hindi ka mamumulot dahil wala pong pag-ulan ng mana sa araw po ng Sabat. Hindi po nasisira. Kaya nga po, napakahalaga ng araw ng Sabat. At yun po ay ginagawa. Ang mga Hudyo ay nangalat sa buong sanlibutan kung saan ninyo matatagpuan ang karaniwang Hudyo, kung ito man ay sa Jerusalem o saan man. Nakikita ninyo na ang 7th araw na Sabat, ang Sabado ay ipinangingilin nila. O, ang mga Hudyo po, kahit ngayon, pansin na natin, nangingilin pa rin sila ng araw ng Sabat. Ilang pagbabago na sa kalendaryo ang naganap sa pagitan ng panahon ni Kristo at ng sa atin. Karaniwang naniniwala na marami ng pagbabago, ngunit ayon sa kasaysayan, ito ay hindi totoo. Nagkaroon ng pagbabago mula sa Julian patungo sa Gregorian calendar na hindi lahat ng mga bansa ay gumawa ng pagbabago na magkakasabay
Ang mga bansang Katoliko ay nagbago noong 1582. Sa bawat panahon, may isang tagal ng panahon na kailangang iwasto. Ngunit, walang pagbabago na ginawa ang kailanmay nakaapekto sa pagkakasunod-sunod ng Sanlinggo. Naapektuhan lamang ang mga araw at buwan, araw ng buwan, ang kalendaryong Julian ay ginamit noong kapanahunan ni Julio Cesar. Halos 46 bago si Kristo. Ang ikapitong buwan ay pinanganlan ayon sa kanilang sarili. At ngayon ay kilala ring Hulyo. Pinili niya ang isa na sa mahabang buwan na may 31 araw sapagkat iniisip niya ang kanyang pangalan ay karapat-dapat sa isa sa mga mahabang buwan ng taon. Si Augusto Cesar, ang kahalili ni Hulyo ay ipinalagay na ang sarili niya ay hindi kakaunti ang kahalagahan. At ng pangalan niya ang Augusto. Iyon ayon sa kanyang sarili. Dinagdagan niya yon ng isa pang araw na kinuha niya mula sa Pebrero. Ano pat ang nagkaroon ito ng kasindaming araw sa Hulyo. So kaya po pala naging 31 rin ang Agosto ay bumawas yan ng isang araw sa Pebrero. Kaya ng Pebrero ay nagkulang ng araw. Ano po? Ginawa rin niya 31 ang Agosto. Ang Hulyo ay pinili niya na at inilagay sa kanyang pangalan. Hulyo rin. At si Agosto, pinili rin yung Agosto. Ginawa rin 31 yung kanyang kalendaryo. Bakit nagbabago mula sa kalendaryo ni Hulyo patungo kay Gregorio? Ay kinailangan at kailan ito ginawa? Now, tingnan po natin. Sa kalendaryo ni Hulyo ay nagpapalagay na ang tagal o haba ng araw ng taon ay 365 at ika-apat na parte ng mga araw. Gayong iyon ay 11 minuto at ilang segundo lamang ang kabawasan. Ang tao ng kamaliang ito ay natipon sa makat samantalang lumalampas o ang lumalakad ang mga taon. May mga mungkahi katulad kay Stopper noong 1518 ay ang kay Pilatus ng Verona noong 1537 na ginawa upang maiwasto ang mali. Ngunit ang bagay na ito ay hindi masikap na inasikaso hanggang noong taong 1577 sa pamamagitan ni Papa Gregorio XIII. Gayan, noong 1582, ang Vernal Equinox ay dumating sa isang petsang Marso 11, 10 araw na mula naunam kaysa noong panahon ng konsilyo sa Nice noong 325 AD. Si Gregorio ay naglathala ng isang bulletin na may petsang Marso 1000 o Marso 1 noon ay 15
82. Na inalis ang 10 araw. Ano pa't ang kwenta ng ikalima noong Oktubre 1582 ay ipinalagay na ikalabinlima ng Oktubre upang ang wika o ang wala sa lugar ay huwag sanang mangyari. Pinag-utos pa rin na ang tatlo sa taong sa taong Paris na nangyari noong 400 years ay dapat ipalagay na karaniwang mga taon. Ang tatlong taong Paris na pinili upang gawin karaniwang taon ang nagsara ng daang taon. Pagkatapos at hindi maaaring baguhin sa 400 years. Sa gayon, ang 1,600 ay taong Pares. No, ibig sabihin Pares, 1,700 at 1,800 at 1,900 ay mga karaniwang taon. 2,000 ay magiging taong Pares o tinatawag na leap year. At patuloy, ang paraang ito ng pag-aayon sa mga araw ng taon ay tinatawag na Gregorian calendar o ang bagong uso, Standard Encyclopedia of the World Knowledge, Volume 5, Art Calendar, page 360. So, ang pagbabago po ng kalendaryo ay nakaabala sa Sabado. Hindi po nabago ang sequence po ng kalendaryo kahit po nabago ang mga araw sapagkat ang araw ay napalitan lang ng petsa. Kagaya po sa buwan po ng Oktubre 1582, ang nakasulat po dito sa kalendaryo ay nag-uumpisa po sa araw ng Lunes o Linggo ang unang araw, ikalawa. Ang petsa po ng unang araw ng Oktubre ay Lunes. Ikalawang araw ay Ados na Merkules. Ang Merkules ay Atres. Huwebes ay Akwatro. At ang Biyernes po ay Akinsina. Nawala na po yung sumunod na mga araw. Binawasan po. Nabago po ang sequence po ng mga araw. Nabago po ang mga petsa ng araw. Pero hindi po nabago ang unang araw at ang ikapitong araw. Hindi nabago. Kaya nananatili po hanggang sa ngayon ang araw ng Sabat ay ang ikapito. Pansinin po natin ang ating pong mga kalendaryo. Ito pong kalendaryo ng pagbabago ay noong 1582. Ang kanya pong petsa ay 1, 2, 3, 4. Ang susunod po sa 4 ay 15, 16, 17, 18 hanggang sa 31 po. So nawala po ang ibang araw sa petsang ito. Pero hindi po nabago ang unang araw at ikapitong araw. Hindi nabago na hindi nawala sa lugar. Ikapitong araw din po ang Sabado. Petsa lang po ang nabago. Nang ang Julian calendar ay iwasto ng Papa Gregorio noong 1582, 10 araw ang inalis mula sa bilang ng kalendaryo gaya na nakikita natin dito na nakasulat. Nang una ay Biyernes, na ikalima ay naging Biyernes na ikalabing lima ang pagkakatulad. Ito po. Oh. Ito po ang kalendaryo noong 1582. 1, 2, 3, 4. Ang susunod po ay 15 na kaagad hanggang sa 31 po. Nabago sunod-sunod po yun. Kaya po wala pang mga hindi naapektuhan ang araw ng Sabat sapagkat ikapito pa rin siya. Na nalagay, hindi na bago ang sequence po ng Sanlinggo. Ngayon po,
ang sanlinggo na ginamit noong kapanahunan ni Kristo ay eksaktong katulad ng sanlinggo ng ating kalendaryo ngayon. Linggo sa unang araw ng sanlinggo at Sabado ang ikapito. Si Jesus ay namuhay sa ilalim ng kalendaryo Romano. Kung ano noon ang ikapitong araw ng Hudyo at unang araw noon ay araw ng Saturn o araw ng Romano. No, yun po, wala pong nabago sa araw ng Sanlinggo o yun pong sequence po ng araw. Linggo rin po ay unang araw at ang araw po ng ikapito ay Sabado pa rin po. Sapagkat ibinigay ni Kristo ang Sabat sa mga tao, Marcos 2:27, kung gayon ay nangangahulugan na hindi ito dapat ipagwalang bahala. Kung gagawin niyon ay mangangahulugan ng paghamak sa manlalalang na gumawa noon at ibinigay ito sa lahi ng tao. Sinabi ng Diyos, ang mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalan at ang mga humahamak sa akin ay mawawalan ng kabuluhan. 1 Samuel 2:30. Mababasa po natin yun. Kailan po nagpasimula at natapos ang Sabat? Natapos na po ba ang Sabat? Ha? Natapos na po ba ang Sabat? Tingnan po natin. Sabi rito, kailan nagpasimula at natapos ang Sabat? Nga. Basahin ang Genesis chapter 1, verse 5, 8, 13, 14 hanggang 19, 23, 31. Dito ay napakaliwanag ang bawat buong araw na nagpapasimula sa madilim na bahagi at nagtatapos muli sa maliwanag na panig. At pansinin po natin ano po. Ang Sabat po ay nag-uumpisa sa madilim na bahagi ng araw at natatapos po sa maliwanag na bahagi. Ano po? Ang kanyang pagsasaad na ang ikapitong araw ay nagpapasimula sa paglubog ng araw at ito ay natatapos 24 na oras pagkatapos ng dulo ng maliwanag na panig ng isang araw sa paglubog po ng araw. So doon po nagtatapos ang araw ng Sabat. So yun lang po pala ang pagtatapos po. Akala ko po nawala na yung Sabat. Ano? Hindi po nawawala ang Sabat. Ang sinasabi po sa atin ay ang pagtatapos ng araw ng Sabat. Paano natatapos? Simula sa paglubog ng araw, nag-umpisa po ang Sabat at natatapos po ang Sabat sa muling paglubog ng araw. So, yun po ibig sabihin na kailan natatapos ang pangingilin ng Sabat. Ano? Hindi po ibig sabihin na natapos na, nawala na ang Sabat, kundi natapos po ang pangingilin ng araw ng Sabat na pinabanal ng ating Panginoon. So, yun po. Maliwanag po. Ang sabi ng ay nagpapasimula sa paglubog ng araw sa ngayon sa Marcos 1:32, ang gabi at paglubog ng araw ay ginagamit ng may magkaparehong kahulugan sa Biblia. Basahin ang Deuteronomy 16 verse 6. Chapter 23 verse 11 at Unang Hari 22:35. Unang Hari 36:11. At sa 2 Kronika 15:34. Isang buong araw ay binubuo ng 24 na oras ng
kahating dilim at liwanag. Sa Biblia, ang madilim na bahagi ay nauuna sa maliwanag na bahagi, ang paglubog ng araw, ang dakilang katutubong palatandaan ay binigyan ng Diyos upang lagyan ng tanda ang pagkakabahagi ng panahon sa mga araw. So, noon po at hanggang sa ngayon ay ganun po ang pagkakahiwalay ng araw. Pero sa atin po ngayon, sa panahon po natin, ay ginagawa po natin alas 12 sa gabi po ang paghahati ng mga araw. Ano po? Ganun po ang nangyayari sa ngayon sapagkat pagdating ng alas 12 ng gabi, alauna, ibang petsa na. Pero hindi po sa Biblia na aklat ng Panginoon. Ang araw po ay nagpapasimula sa paglubog ng araw hanggang sa muling paglubog ng araw. 24 oras po yon. Kaya po ang pangingili ng araw ng Sabat ay mula sa paglubog ng araw, Biyernes ng hapon, at hanggang sa paglubog ng araw, Sabado ng hapon. Doon po nagtatapos ang araw ng Sabat po. Ang pangingilin ng araw ng Sabat. Hindi po yung... Ngayon po ay binago ng tao ang paghahati sa araw. Alas 12 ng gabi at kinabukasan, alauna na madaling araw ay iba ng petsa. Pero hindi po yun sa gaya na sinasabi sa Biblia. Excuse me. Sa anong araw ginawa ang tanging paghahanda upang maingat ang banal ang Sabat? Sabi po rito, noong araw ng paghahanda ay malapit na ang Sabat. Lucas 23:54. Basahin ang Exodo 16:22-23. Kung walang paghahanda na ginagawa ng naunang panahon, malamang na ang Sabat ay hindi maiingatan na tumpak na paraan. Ang paghahanda ay nagbibigay ng higit na panahon para pumasok sa espiritual at physical na kapahingahan ng araw. So, ibig po sabihin, ang pangingilin po ng araw ng Sabat ay kailangan po paghandaan po natin ito. At ang araw po ng paghahanda ay yung pong araw na nauna o yung Biyernes. Sa araw pong ito ay handa po natin ang lahat na ating kailangan para sa pangingilin natin sa araw ng Sabado. Kinabukasan po ay nakahanda na po ang ating pong mga pangangailangan. Kailangan po natin na yung, kung mayroon po tayong lalakarin, gawin po natin sa araw ng Biyernes. Bago lumubog ang araw, ay naandoon na lahat ang ating mga pangangailangan. Hindi na natin kailangan na tayo ay pumunta pa sa araw ng Sabado kung saan po araw na po ng pangilin na kung kailan po kailangan na nakahanda ng lahat ng ating mga pangangailangan. Halimbawa ay mga pangangailangan natin sa ating mga pagluluto na andyan na pong lahat ang pangangailangan. Hindi na po tayo tatakbo pa sa tindahan upang bumili ng ating pangangailangan. Andyan na po lahat. Inihahanda na po natin ang lahat ng bagay na ating gagamitin. Yung pong ating kasuotan na isusuot, nakahanda na rin po. Hindi na kailangan na kung kailan madaling araw ng Sabado, doon pa tayo mamamalantya, doon pa tayo maghahanda ng ating isusuot. Lahat po sa araw ng Biyernes ay nakahanda ng lahat ang lahat ng mga bagay na kailangan natin sa pagsamba sa araw po ng Sabat. So bago po lumubog ang araw ng Biyernes ay nakahanda na pong lahat ang ating mga kailangan. So yun po ang sinasabing araw ng paghahanda at ang araw po ng paghahandang yun ay bago dumating ang araw ng Sabat. Mahaba po ang paghahanda. Ang araw ng paghahanda, simula sa araw ng Linggo, yun po ay araw ng paghahanda. Hanggang sa Biyernes, paglubog ng araw. Ang haba po ng araw na yun, ang paghahanda para sa araw ng pagsamba.
Kaya kailangan po ay maingatan nating banal ang araw po ng Sabat, ng araw ng Panginoon. Ang tanong dito sa atin, ang Sabat ba ay isang araw para sa sarili nating kalayawan at sarili nating mga salita? So, yun po yung bahagi na sinasabi natin kanina. Kapag iyong iuurong ang iyong mga paa dahil sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking araw na banal, at iyon tinawag na Sabat bilang isang kasiyahan at marangal na banal na araw ng Panginoon. Ito'y iyong pinarangalan na hindi ka lumalakad sa iyong mga sariling lakad, ni naghahanap ng iyong sariling kalayawan, ni nagsasalita ng iyong mga salita, kung magkagayoy malulugod ka sa Panginoon. At pasasakayin kita sa mga mataas na dako ng lupa at pakakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Isaiah 58:13-14. Yun po ang mababasa natin doon sa Isaiah. Ano sinasabi ng Biblia tungkol sa pamimili at pagbebenta kung araw ng Sabat? Pamimili, pagbebenta. Tingnan po natin. Basahin po sa Nehemias 13, talatang 15 hanggang 21. Makikita po natin doon. At chapter 10, verse 31. Basahin po yung Nehemias. Ano po? Makikita po natin ang binabanggit doon tungkol sa pamimili at tungkol po sa pagbebenta, pagtitinda. Ang Sabat ba ay dapat na maging isang araw ng pangmadlang pagsamba? Sabi po rito, anim na araw na gagawin ang mga gawain, subalit ang ikapitong araw ay Sabat na ganap na kapahingahan, isang banal na pagpupulong. Huwag kayong gagawa ng anumang gawain, ito ay Sabat ng Panginoon sa lahat ng iyong mga naninirahan. Levitico 23:3. No? Nakalagay po yan doon. Na anim na araw ay ikapitong araw. Anim na araw na gagawa ka, tatapusin mong iyong mga gawain. Ngunit ang ikapito ay araw sa Panginoon. Oh, araw na banal na pagpupulong. Pansinin natin, araw na banal ng pagpupulong ang ikapitong araw po, hindi po linggo. No, tingnan po natin, hindi po linggo. Nga, ano pa po? Ang kalipunan ay nangangahulugan ng isang tawag ng pagkakatipon, at kung ginagamit sa Biblia, laging tinutukoy nito ang mga pagpupulong na makareligyon. Ang likas, kung Sabat ay ugali ni Kristo magpunta sa sinagoga o templo. Basahin po ang Lucas 4:16. Tayo ay pinapayuhan na huwag nating pabayaan ng ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na kapag inyong nakikita na malapit na ang araw. Hebreo 10:25. Yun po nakasulat doon. Ano ang maaaring gawin na isang tao kung araw ng Sabat? Ano ang maaaring gawin lang? Ha? Sabi rito, kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Ah, hindi po pala katwiran ang araw ng Sabat. Wala akong gagawin. Gayong nakikita natin na merong nangangailangan sa atin ng paglilingkod. Ang sabi roon, hindi matuwid na
ipagpaliban mo ang pagtulong sa iyong nakikita sa araw ng Sabat. Kaya sabi, kaya't matuwid na gumawa ka ng mabuti sa araw ng Sabat. Kung ano po yung mabuti na kailangan. Halimbawa, mayroon pong emergency, nangangailangan ng tulong mo. Kahit po yan ay araw ng Sabat, pwede po natin. Hindi po yung nakikita po natin ang nangangailangan ng tulong, ay lalampasan natin at patuloy tayong dadalo sa pagsisimba at patuloy na iiwanan natin. Gayon mayroon naman tayong magagawa. Hindi po gayon ang binabanggit. Ang kailangan po, yun ay hindi po natin sariling gawain, kundi yun po ay makikita sa atin kung paano tayo tumutulong, kung paano tayo nagmamahal sa ating kapwa, na kung araw po ng Sabat, hindi po masama ang gumawa ng mabuti, lalo na po nangangailangan ang ating mga kapatid. Nangangailangan po sa ating, kailangan po nila ang ating pagkupkup. Kaya, ang gawaing ito na dapat po tayo ay maging maingat, tingnan po natin. Pero kung tayo po ay patungo sa simbahan, patungo tayo sa pagsamba at mayroon po nag-iaya sa atin na tayo ay kapatid, huwag ka na munang tumuloy. Pumunta tayo sa, meron akong pupuntahan na birthdayan. Sumama ka sa akin. Ay araw po ng Sabat. Ay yun po ay sarili natin lakad. Kaya hindi po marapat na ganun po ang gawin natin. Ang sinasabi po na hindi masama ang mabuti, hindi masama ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat, yung pagtulong, pagkalinga sa mga nangangailangan. Pero kung ang pangangailangan ay kailangan kasama ka dahil wala siyang kasama at ang pupuntahan ninyo ay isang party, ay hindi po marapat na gawin yun sa araw po ng Sabat. Marami pong araw na pwede po kayo makapunta doon sa birthdayhan. Kahit kung tumama man po sa araw ng Sabat yung birthday na pupuntahan, ay wala po tayong magagawa. Ay sa linggo na lang po gawin ang pagdiriwang para tayo po ay makadalo. Kung wala man, huwag na nating hangarin na tayo ay magpunta sa mga partihan o birthdayhan kung araw po ng Sabat. Ngayon, ang pagdiriwang po ng karawan, pwede rin po paglubog ng araw. Kung ang ating po mga kapatid ang may kaarawan, ay gawin po natin ito sa loob ng iglesia. Paglubog po ng araw ay nandoon ang pagdiriwang natin sa loob ng simbahan o sa pinakalugar kung saan ay malaya tayong makakagawa ng party-party o birthdayhan. Ano po? So, yun po ang binabanggit sa atin na hindi masama gumawa ng mabuti sa araw po ng Sabat. Pero kung ang ating pong gagawin ay sariling lakad, ay hindi pong marapat na gawin yun. Kaya po, nasa hula sa Isaya, upang dakilain ang kanyang kautusan at gawin. Marangal, Isaya 42:21, ang mga Hudyo ay naglagay ng napakaraming alituntunin ayon sa kaugalian kung Sabat. Ang karamihan ng mga ito ay mga pagbabawal na gawa ng tao at maging dahilan kung bakit ang Sabat ay nagiging napakabigat. Pansinin po natin, ang mga Hudyo ng kapanahunan nila noon ay gumawa po ng mga batas o mga pagbabawal at pinabigat po ang pangingilin ng araw ng Sabat. Na sinasabi nila noon, ng kapanahunan noon, ay kung ikaw ay dinatna ng paglubog ng araw sa isang lugar, hindi ka na pwedeng lumakad para umuwi. Doon ka na lang. Manatili ka na lang doon hanggang sa kinabukasang paglubog ng araw. Pinabigat po. At sinabi na halimbawa ikay inabutan sa paglubog ng araw na ikaw ay nang mumulot ng kahoy
sa kakahuyan at inaabot ka ng paglubog ng araw, doon ka na lang manatili, huwag mo nang bitbitin ang iyong kahoy. No, kinabukasan na. Napakabigat po ng utos na bin, kasi maraming bawal na ginawa para sa araw ng Sabat. Subalit, inalis ni Kristo ang lahat ng mga ito at isinauli ang Sabat sa tumpak na lugar bilang isang araw ng pagsamba, isang araw ng pagmumuni-muni sa Diyos, isang araw para makagawa ng mabuti. Ang isa na pinakatanyag na bahagi ng ministeryo ni Kristo ay ang kanyang gawin ang reforma ukol sa Sabat. Hindi niya binago ang Sabat, ngunit inalis niyang lahat ang mga salit-saling sabi. So, ang sabi ni ganito, sabi ni ganon, sabi ni ganito, bawal, 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 yun po ang inalis ng ating Panginoon. Ano po? Inalis niya yung nagpapabigat sa pangingilin ng araw ng Sabat. Ang pagpapala ng pangingilin ng Sabat ay maaari lamang matamo ng tao na naghahawak nito, na nangingilin ng Sabat at hindi ito nilalapastangan at umiiwas sa paggawa ng anumang kasamaan, Isaiah 56:2, at basahin din ng Isaiah 56:1 hanggang 7. At doon po makikita yon. Ngayon, gaano kahalaga ang pagsunod? Pansinin po natin, gaano ba kahalaga ang pagsunod? Hindi ba tayo may pamilya, may mga anak po tayo, ay sa atin po, gaano kahalaga sa atin yung pagsunod ng ating mga anak? No? Kapag tayo po ay nagbibigay ng isang gawain sa ating anak, at naisinabi natin na, anak, gawin mo ang mga bagay nito at hindi ginawa, ano kaya ang ating mararamdaman na hindi niya sinusunod yung ating mga gawa? Ngayon, tingnan naman natin na gaano kahalaga ang pagsunod sa Panginoon. Ang sabi rito, gaano kasaylan ng Diyos? Dapat ba nating taimtim na tanggapin ang kanyang mga utos? Ano ang magagawa kung susundin ang eksaktong titik ng mga kahilingan ng Diyos? Tandaan natin na ang isang tao ay hindi makapag-iingat ng espiritu ng kautusan ng Diyos samantalang sinasalansang ang titik. Marami ang nag-aakala na ang pagsunod sa utos ukol sa Sabat ay hindi mahalaga at hindi mapananagutan ng Diyos ang sinuman kung magkulang sa pangingilin ng ipitong araw kung ito ay lubhang mahirap. So, karamihan po yung iba ay kapag lubhang mahirap po ay hindi na nila ipinangingilin. Ano po, kapag nahihirapan. Pero tingnan po natin. Ang sabi po roon, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ingatan mo itong banal. Ngunit ang ikapitong araw ng Sabat sa Panginoon mong Diyos. Exodo 20 verse 8 hanggang 10. Sino ang may kagagawan upang ang linggo ay maging araw ng pagsamba sa sanlibutan? Kanina pa po natin ito tinatalakay. Ano po? Sino may kagagawan ng pangingilin ng araw ng linggo? Nabanggit na po natin doon sa mga naunang talata. Ano po? Pero sabi rito, unti-unti pagkatapos na mga matay ang mga apostol, ang ebanghelyo na ipinaiiral nila ay nabago. No, namatay po yung mga apostol. Unti-unti pong nabago ang kalendaryo ng pangingilin. Gumapang at napasok ang mga kamalian. Hindi namamalayan. Noong panahong yon ay may malaking
kasamaan ang palagay laban sa Judaismo. Ipinangingilin ng mga Hudyo ang ikapitong araw na Sabat ng Biblia. Ang iglesia na nasa pagtalikod sa pagsisikap nito na makaiwas sa Judaismo ay pinili ang unang araw. Ang marami sa mga pagano ay nangingilin sa araw na ito at iniisip ng iglesia na kung ang unang araw ay ipangingilin ng mga Kristiyano, higit na madaling mahikayat ang mga pagano. So, yun po ang mga dahilan. Kaya inilipat nila sa araw ng Linggo ay upang madali nilang mahikayat ang mga pagano, yung mga hindi naniniwala sa Panginoon. Ay kasi yung araw ng Linggo, yun po ay pagdiriwang ng mga pagano. Kaya inilipat nila ang mga pangingilin ng araw ng Linggo para yung mga nangingilin na mga pagano ay mahikayat nila sa pagsamba sa Panginoon. Subalit, nawala po ang kabanalan ng araw ng Sabat dahil sa ganong mga pamamaraan. Ang suliranin tungkol sa Sabat ay higit pa kaysa isang suliranin ng dalawang araw. Ipinag-utos ng Diyos ang pangingilin ng ikapito bilang Sabat, samantalang sinabi ng tao na maaari nang ang unang araw ang ipangilin. Ang suliranin ito ng Sabat ay isa na may kinalaman sa otoridad sino ang susundin mo. Utos ng tao o utos ng Diyos? Si Saul ba ay sumunod sa Diyos nang sabihin niyang patayin ang mga Amerika? Ang sabi so doon sa 1 Samuel, basahin po natin yung 15, chapter 15, 1-9. Narito ang sagot ni Saul, tinupad ko ang utos ng Panginoon. 1 Samuel 15:13. So tinupad ni Saul kung ano yung utos ng Panginoon. Si Samuel ay hindi naniniwala na si Saul ay nagsasabi katotohanan sapagkat tinanong niya, ano kung gayon ang kahulugan nitong iyakan ng tupa at ang ungal ng mga baka na aking naririnig? Sa 1 Samuel 15:14. Basahin ang argumento ni Saul at sa talatang 15. Nakipagtalo siya na sa espiritu ay sinunod niya bagaman sinalansang niya ang bahagya sa titik. Ngunit ipinangatwiran niya na ginawa iyon dahil sa isang mabuting layunin. Gagawin natin ang mga tupang ito at baka gagamitin natin ang mga tupang ito at baka upang ihandog sa Diyos. Sa ibang salita, aming sinalansang ang Diyos upang ipaglingkod sa Kanya. Meron bang ganun na kaya natin sinalansang ang kautusan ng Diyos ay para sa paglilingkod sa Kanya? Pwede po ba mangyari ang bagay na yun? So ito po ginawa ni Saul. No? Si Saul po ang pangalan Saul. Sa panahon niya, pangalan Saul, pero hindi pa po siya converted po noon. Si Pablo po ay na-convert po sa Panginoon. Ngayon, ano ang naging bunga ng kabuhayan ni Saul dahil sa hindi lubos na pagsunod sa Diyos? Sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinunog at sa mga alay, gayong ang pagsunod sa tinig ng Panginoon, tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. At ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang malalaki. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng
pagkukulam at mga katigasan ng ulo at gaya ng katampalasanan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinatakwil ka rin niya o itatakwil ka rin niya sa pagiging hari. 1 Samuel 15:22-23. Ano ang dinahilan ni Saul sa di niya pagtupad? Sinabi ni Saul kay Samuel, ako ay nagkasala sapagkat ako'y sumuway sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita. Sapagkat ako'y natakot sa taong bayan at sumunod sa kanyang tinig. 1 Samuel 15:24. Sa pangangatwiran ni Saul, ang talagang pangunahing layunin sa sa paggawa ng kamalian ay nahayag. Yon ay isang suliranin na may kapangyarihan kung dapat niyang sundin ang Diyos o ang tao. So dapat sumunod muna sa tao, sa Diyos. Kaya ang ginawa niya ay sumunod siya sa tao, no? Kaya hindi po marapat yon. Dapat po sumunod muna tayo sa Diyos bago sa utos ng tao. Bakit dalawa lamang sa dating 600,000 lalaki ang umalis sa Ehipto ang pinahintulutang makapasok sa lupaing pangako? Bakit daw? No? Tingnan natin. Tunay na walang taong lumabas sa Ehipto mula sa 20 taon gulang pataas na makakakita sa lupain ng aking ipinako kina Abraham, Isaac at Jacob, sapagkat sila'y hindi lubos na sumunod sa akin, liban kay Caleb na anak ni Jepon na Keniseo at si Josue na anak ni Nun, sapagkat sila'y lubos na sumunod sa Panginoon. So bilang 32:11-12. Ano ang tunay na subukan ng pag-ibig? Tingnan po natin. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Isa po yun sa mga alituntunin tungkol sa pag-ibig. Ang sabi rin, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Juan 14:15. At basahin din ang Juan 14:1-4. Ngayon, sa katapusan po ng ating pag-aaral sa mga talatang ito na ating pinag-aralan, ang sabi po rito, ang pangkasalukuyang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay malaki ang kahalagahan sa bawat kabuhayan. Ang pagsunod ay nakahihigit kaysa kaalaman. Ibinigay ni Jesus ang simulaing ito. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. Juan 13:17. Tayo ba ay sumusunod sa mga bagay na ito tungkol sa pangingili ng Sabat? Alin ang pipiliin ninyong gawin? Sinabi ni Pablo, hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod? Kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod. Roma 6:16. Hindi natin kayang pabayaan na hadlangan tayo ng iba sa pagsunod sa mga katotohanan ng Biblia. Kung tayo'y sasang-ayon, ay magiging masunurin kayo. Kayo'y kakainin ng mga mabubuting bagay ng lupain. Isaiah 1:19. So dito po ang kung ano po ang ating natutunan tungkol sa araw ng Sabat. Kayo po ang magpasya kung ano po ang nararapat kung kayo po ay susunod sa utos ng tao, sapagkat ang araw po na unang araw na pagsamba, tandaan po natin, ang unang araw po
ay utos po ng tao. Sambahin natin ang unang araw, utos po yun ng tao. Ngayon po, ang utos ng ating Panginoon, ang ikapitong araw. Alin po ang pipiliin natin? Ang utos ba ng tao o ang utos ng Panginoon? So tayo po ay tumungo, pansamandali, at tayo po ay mananalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa pagpapaaninaw mo sa amin kung ano ang nararapat naming gawin. Ang kami po ay sumunod sa iyo ng maluwag sa aming kalooban. Kayo po ang nais naming na mapaglingkuran. Ituro mo po sa amin ang dapat po naming gawin. Patnubayan mo po kami. Patnubayan mo po ang bawat isang nakikinig at nanonood sa iyong mga salita. Tulungan mo po na maunawaan ang kahalagahan ng pagsunod. Sapagkat ikaw lang po ang nagbibigay biyaya sa bawat isa at wala po kaming mapipiling pinakamabuti kundi ang pagsunod sa iyo sa araw po ng Sabat. Ikaw lang po, Panginoon, ang tangi namin pinaglilingkuran. Tulungan mo po kami sapagkat sinasabi mo na hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon ang tao. Kaya, tulungan mo po kami, Panginoon, na ang aming pong sarili maitutok namin sa paglilingkod sa iyo hanggang sa kayo po ay muling dumating sa sanlibutan ito at kunin ang iyong mga banal na naghihintay sa iyong pagdating. Marami pong salamat sa pagdinig mo sa aming mga panalangin. Ang lahat po na ito'y pinasasalamatan namin alang-alang po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.